Hi, ako si Fernan Odang Jr. Pero ang tawag sa akin sa art scene is Odang. Pag nag-show ako, yun yung nilalagay ko sa poster. Andito ako ngayon para ikwento sa inyo ang aking journey sa art scene. Kung paano ako nagsimula. Iba kasi yung trip ko nung elementary. Hindi ko siya talaga pinaghandaan na maging artist paglaki ko. Ngayon, ang gusto ko noon maging scientist. Napakalayo. Una, sundalo. Tapos, hindi. Una, siguro, batang-bata ako. Gusto ko maging sundalo. Gusto ng magulang ko noon maging abogado ako. Pero pagdating ng grade 6, yun. Gusto kong maging scientist. Nainganyo kasi ako sa ano, sa encyclopedia ng classmate ko. Wow, Steve. Daming animals. Daming... Gusto kong maging scientist. Gusto kong maging inventor. Gusto kong science noon. Tapos, wala pa noon eh. Hindi ko pa trip ang drawing noon eh. Ang mga dinodrawing, nag-drawing naman ako noon, pero mga dinodrawing ko, mga Rey Mysterio, mga wrestler. Ngayon, tapos pagdating nung high school, hindi ko alam, out of nowhere, puro comics na yung ginagawa ko. Kasi tuwing bakasyon, yung mga natitirang ano, notebook nung last year, nagiging ano eh, ginagamit ko siya, yung mga blank space. Nagdodrawingan ko kasi bakasyon eh. Kadalasan, mga naglalaro, mga bata. Yun. Kaming mga bata. Yun. Yun. After ko maglaro. Yun. Pero mas nai-enjoy ko yung time ko kapag nagdodrawing eh. Lalong-lalo na pag may mga improvement. Tapos yun, naging ano siya, naging tradition ko siya nung high school. Tapos yun, gumagawa na ako ng mga comics noon. First year, nagsimula ako sa comics talaga. Tapos yun, yung Mad Magazine, comics siya eh. Tapos, dun ako lalong nainganyo dahil, alam mo yun, ang gaganda ng mga anatomy, ng mga character, tapos yung ano, social realism, tapos may humor din. Ayun yung ano eh, mas nainganyo ako nun eh. Kaya yun, first year, second year, hanggang third year, yung mga panahon din na yun, wala akong pambili ng comics. Yung comics na yun, binigay lang sa akin. Gusto ko nun magkaroon ng Marvel eh, Marvel Comics. So yun, wala akong pambili. Meron lang ako, 20. Tuwing papasok. So, ang ginagawa ko, pinangbibili ko siya ng sketchpad. 50 yun eh, 50 pesos nun eh. Pinangbibili ko siya ng sketchpad. As dun, nagdodrawing ako ng mga bagong karakter, mga hero. Sarili kong hero. Para siyang Marvel din. Yan. Parang ano eh, kasi nauso din dati. Mga around 2008, 2009. Mga 2007, yung mga teleserye, yung Joaquin Bordado, yung mga galing sa comics. Joaquin Bordado, Darna, na nasa teleserye, pagkatapos ng mga balita noon. So yun, nagpatuloy siya, dare-darecho, Tagalog version. Na malam Carlo J. Caparas noon. Pero walang, hindi siya dire-diretso yung story. So, yun. The point is, yun, gumagawa ako ng comics. Gusto ko maging illustrator. Nung first year high school ako, sabi ko, decidido na ako. Gusto kong ano eh, gusto ko to. Gusto kong maging ano, illustrator. Tapos yun, third year, fourth year, high school, gumagawa ako ng racket. Nagpipinta-pinta na rin ako noon eh. Nag-racket ako sa mga sapatos.
pinipintahan ko, tapos nagpapabayad ako 150. Alam ko, 150, 200. Yun yung source of income ko dati. Hanggang sa kung saan-saan ako nagpupunta, sumasali ako sa mga grupo, sa Las Piñas, artist, society. Yun, ako yung pinakabata doon, high school. 16 yata ako, 15. Nag-aaral pa ako noon. Marami na rin akong collection ng mga artworks ko. Mga luma, mga charcoal, comics, yun, portraiture. Tapos, 2010, 12, hanggang 12, yun, college na ako. 2 years lang yun. Hindi siya fine arts. Gusto ko sana fine arts na yun, pero yun, information technology, malayo sa pinaggagawa ko ngayon. Hanggang sa sabi ko, ayoko magtrabaho. Pagkatapos ko sa college, talagang magsosolo ako, magpipinta ako. Mag-full-time artist ako kahit na mahirap. Buti na lang, nagkaroon ako ng mentor noon. No? Si Rene Cubos. Yun yung mentor ko talaga. Nagpupunta-punta ako doon. Minsan kahit linggo. Para lang ano, makihiram ng libro, tumingin-tingin ng mga painting. Nag-apprentice nga rin ako doon eh. First time ko makapagsubok ng ano, ng oil painting. Excited na excited ako. Napaka-exciting nung mga panahon na yun. Kasi first time ko mag-oil eh. Kasi yun, 2012, sumali ako ng group show. Medyo hasana rin ako nun. Yung style ko, social realism na. Although, medyo may halo pa rin, may influence pa rin ng mga illustration. Yun nga pala, nabanggit ko, naging idol ko nun si Norman Rockwell. Yun. Kung may time kayo, check nyo yun. Ang gagaling ng mga painting ng famous American painter yun. Illustrator, actually. So yun, gustong-gusto ko yung mga karakter niya. Yung anatomy. Shhh! Hoy! Gulo ng pusa ko. Yung anatomy, yung drapery, yung lighting, kulay ng balat, ang husay. Sabi ko, wow, gusto kong maging ganito. Tapos ayun, pero dami pang pinagdaanan nun eh. Kasi nagkaroon ako ng depression nun eh, 2013 hanggang 15. Hindi siya inabot ng taon bago ako makarecover eh. So, yun nga, medyo natigil ako isang taon. Wala naman akong ibang ginawa. Hindi. Art pa rin naman. Pero mga drawing din, kasi sa ballpen. Hindi man ako tuloy-tuloy, pero nagawa pa rin ako. Hindi naman ako nag-shift ng ibang career. Yun, hanggang sa hasang-hasa na ako, gusto ko ng pinaghalo-halo ko na yung ano, yung konsepto ng surreal, tsaka na may halong social realism, na may illustration. Kaya doon nabuo yung mga konsepto ko. Doon nabuo yung mga konsepto ko. Tapos yun, 2015, nagsali ako ng ano, sumali ako sa Art in the Park. May pinasa akong drawing noon, yung kulay blue. Doon yung ano eh, yung first time kong, yun yung unang-unang drawing ko na blue. Sa Art Underground ko siya pinasa noon. Tapos nung nakita, yung gallery owner, nanok na kagad ako ng show. Sabi ko, wow, kalalabas ko lang. Pero yung mga panahon na yon, alam ko kung ano eh, ready na ako eh, gusto ko nang makipagsapakan ng ano eh. Gusto ko nang makipagsabayan eh. Kasi ano eh, ilang taon din eh. 2000. Kasi nagsimula ako 2000 ano eh. Ng serious art,
2000, hindi, walang seryoso eh. Around siguro 2012 yung nag-first first ano group show ko na matino yung gawa ko. Yun, 2012. Pero after noon nagpakahinog pa ako eh. Sabi ko, hindi pa ako sa... Yun, ilang taon bago ako nahinog. Biruin mo, 2012. Hindi ako sumali-sali ng mga show noon. Buti na lang may mentor ako. Doon ako nakitira. Parang niya nga ako kinupkop noon eh. Kami, marami kami noon eh. Marami kami doon sa studio. Parang kami mga magkakapatid. Parang siya yung tatay namin. Check niya, Rene Cubos, Artworld. So yun, marami akong natutunan sa kanya sa pag-conceptualize. Kailangan yung konsepto mo galing sa puso para hindi ka mahirapan. Excuse me. Para mas sincere, galing sa experience. So yun, eh, galing ako sa depression. Binuhos ko lahat. No, yun, di ba? Inalok ako ng solo show ng 2015. Sabi ko, wow, sige, umuo ako. So pinakita ko yung mga study ko. Hindi niya nagustuhan dahil na ang bibigat ng konsepto tungkol sa kahirapan, depression, pagmamaltrato sa mga babae. Ganun. Ang nangyari, sabi ko, ayoko nung ganito, ayoko nung dinidiktahan ako. Kasi ano eh, ilang taon akong naghanda eh, para lumabas. Para lang madiktahan, hindi ako papayag. And nanahimik na lang ako. Mas, ang ginawa ko, mas tinindihan ko yung artwork, yung konsepto, tsaka mas lalo kong binigatan. Ayun yung, ano eh, yung gusto kong patunayan na hindi porket mabigat or ano, hindi na siya, kasi yun naman yung purpose ng art eh. Yung magsalita ka eh. Art needs to speak. Art needs to show the truth to people. Ayun yung foundation ko nun eh. Na kahit anong mangyari, no compromise. Tsaka hindi ko iniisip yung pera. Bonus na lang yun. Pera o makilala. Oo, need ko yun, syempre. Lahat ng tao need yun, need ng pera. Pero ang purpose ko eh, marinig. Yun lagi yung purpose ko. So yun, mula nung first solo show ko na yun, naging success. Sunod-sunod na siya, taon-taon, 2017, 18. Yan, nagkaroon na ako ng kasabay ko na yung mga batikan na artist, mga talagang sikat. Hindi naubos eh. At sa tingin ko habang nagsasuffer tayong lahat eh, hindi mauubos yung mga ikikwento para sa mga ano, para sa atin, para sa artwork, for the art's sake. Yun yung meaning kung bakit ko to ginagawa. Ito yung purpose ko as an artist. Kailangan yung isang tabi yung pagkita, kung kikita ba ako dito. Kasi una sa lahat, pinili ko tong art kasi ito yung gusto ng puso ko. Tsaka ito yung purpose ko sa buhay. Tsaka dito ako masaya. Dito ko nakikita yung sarili ko, pagtanda ko, na kahit anong mangyari, hindi ko to iiwan. Yung parents ko, mga panahon na yun, ano eh, ayaw pa sa ginagawa ko eh, kasi walang kita. Pinagtatrabaho lang ako sa call center eh, kaya sa Jollibee. Pero hindi ko ginawa. Sabi ko, ito talaga yung gusto ko eh. Buti na lang, sinuportahan ako ng nanay ko. May she rest in peace. She passed away 2019. So yun, ang advice ko para sa mga nagsisimula,
piliin nyo to kung ito talaga yung gusto nyong maging. Kung gusto nyo talaga maging artist, maraming sakripisyo dyan. Taon ang bibilangin para mahubog ka yung desire mo. Pero kahit anong mangyari, kailangan lagi mong ginagalingan. Kailangan mayroon kang laging pinapatunayan. Kailangan lagi mong hinihigitan ang sarili mo. Lahat ng nagagawa mo. So yun. Lalo sa panahon ngayon, gusto ko magmulat. Gusto ko rin mamulat. Gusto ko maging open. Gusto kong maintindihan lahat. Buksan ng mata ko at buksan din ang mata ng mga tao, ng mga audience ko. Kasi yun naman yung purpose ko. So yun, sa mga nagsisimula, isipin nyo yung purpose nyo. Yun ang mas mahalaga. Kung bakit nyo ito gagawin. At motivation din yun sa mga sakripisyo na maaari niyong gawin in the future. Kasi kailangan matibay ka kung gusto mo itong pasukin o career mo. Lalo sa atin. Yun ang mission ko. Imulat ang tao. At manatiling nagsasalita yung sining ko para sa nakararami. At maging relatable to sa iba. Maraming salamat. Sana nakinig kayo. At muli, ako si Fernando Odang. At sa mga nagtatanong, meron akong show sa art fair. Ito, pang art fair ko yan. Hindi pa tapos. First layer pa lang yan. Okay, mag-alala. Yan, may nakita nyo na. Art fair, April 20. Tapos, meron akong solo show sa Secret Fresh 2021. So, kita-kita tayo doon virtually or kahit ano. Maraming salamat and thank you very much. Paalam!